Pentecostal Church to sa NSLB. Huwag po natin gawin ang gantong mga bagay. Hindi po ito kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Everybody say amen. Kung ito'y nagawa mo na, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Everybody say, praise the Lord. Now, sa ating pangangatawan at pananamit, ito yung mahirap minsan eh. Sabi ng Bible sa Deuteronomy 22:5, of course, you know this. Ang sabi ng Biblia, ang mga babae ay magsuot, ay huwag magsuot ng kasuotang panlalaki. At ang mga lalaki ay huwag magsuot ng kasuotang pambabae. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon nun? Upang magkaroon ng respeto at tinatawag na paggalang sa isa't isa. Sapagkat sa Biblia, kung bakit natalo sa tikman ang mga Israelita ay dahil ang mga kababaihan nila ay nagsuot ng hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kung mababasa natin ang Isaiah 3:16-26, nakikita natin kung anong ginagawa ng mga kababaihan doon, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Panginoon dito, sumahan niyo kung buksan ang inyong Biblia. Ang sabi nito mga kapatid sa Isaiah 3:16, tignan natin maigi. At sinabi ni Yahweh, palalo ng mga anak ng babae ng Jerusalem, taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin. Yung tinatawag natin, catwalk. Taas no, pagkatapos habang naglalakad ay umaawit. Diba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Basahin niya. Salita ng Panginoon ay nagsasabi sa atin ng katotohanan. Pasulyap-sulyap kung tumingin. Pakending-kending kung umakbang at pinakakalansing ang mga alahas sa paa. Nakukuha niyo ba ang description na sinasabi ng Bible? Yung mga kababaihan ang siya nagbibigay ng paraan kung bakit maraming lalaki ang nahuhulog sa kasalanan. Taas noo kung maglakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakending-kending, oh, lasing galay eh. Ganyan ba kayo sa inyong simbahan? Ganyan ba kayo sa inyong eskwelahan? Sa inyong trabaho? Binabalaan ko kayo, hindi yan ang nais ng Diyos sa ating katawan. Everybody say amen. Gusto niyo malaman kung bakit ang babae, mga kalalakihan, ay nagdadamit ng kaakit-akit? Ang Biblia mismo nagsabi kung bakit sila nagdadamit ng ganong uri ng pananamit. Gusto niyo malaman? Hosea chapter 2 verse 13. Pasensya na kayo, wala na akong boses. Pero naunawaan niyo po ba yung salita ng Panginoon? Hosea 2:13. Ang sabi ng Bible, and I will visit upon her the days of bullying, wherein she burned incense to them, and she decked herself with earrings, mga hikaw, her jewels, and she went after lovers. Take note, it is plural. It is not lover, but lovers. Yung mga babae nagdadamit ng mahalay na pananamit, yan ay nagahanap ng mga lalaking magkakagusto at ahanga sa kandilang katawan. Everybody say amen. Yes. Andiyan pa ba kayo? Yes. Dapat sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 2 na dapat tayong pagnanamit ay may kahinhinan, hindi kalaswaan. Nung unang panahon, ang uso, alam niya naman, di ba? Sleeveless.
naging spaghetti. Diba alam niyo naman yun eh, backless. Sabi nga ni Pastor Rumpad, ang nakakatakot yung burles. Kaya pansinin niyo mga kabataan ngayon, hindi ko chinigismis yung lugar na aking pinagpapastoran, pero marami doon. 14 years old. Buntis na. Tapos, sisisihin pang pastor, bakit kaya ganyan ang worship sa church? Siguro si pastor ay hindi magaling mag-aral. Si pastor ay hindi nagpipray. Hindi! Dahil marami ang namumuhay sa kasalanan na hindi alam ng inyong pastor. Pero alam ng ating Diyos. I encourage you, young people, malamit tayo ng ayon sa utos ng Panginoon. Ang ating katawan ay ingatan natin. Napakarami sa atin itong mga dating drug-addict na pinalakas ng Diyos. Why? Because God can restore our body. Everybody say, praise the Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Quiz must go to registrar. Now, hindi po yan turo ko. Lahat daw ng quizers pumunta sa registrar ngayon. Patalastas pa, Pastor. Ngayon, mga kapatid, ito ang itatanong ko sa inyo. Ano ba ang kayang i-restore ng ating Panginoon? God can restore and renew our mind para mapaglingkuran natin siya. Pastor God told us about the power of imagination. And in Romans chapter 12 verse 2, the Bible says, mga kapatid, sa Romans chapter 12 verse 2, na tayo raw, mga kapatid, magkaroon ng maayos na pag-iisip. Anya mo ba kayo, mga kapatid? Yes! Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed into this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kabataan, ang tamang pag-iisip ng Kristiyano ay paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. I encourage all the young people, make up your mind to serve the Lord. Walang pinakamasarap sa buhay ng isang tao kundi ang paglingkuran ng ating Diyos. Kailangan maglilingkod sa Diyos. The Bible described to us kung paano at kailan tayo dapat maglingkod sa Diyos. Have you read in the Bible, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 12? Let us read this verse. Precept upon precept, line upon line. Samahan niyo, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12. The Bible says, remember now thy Creator in the days of thy youth. Paglingkuran mo raw ang Diyos habang ikaw ay bata pa. Huwag yung matanda na. Siguro yung iba sa inyo kaya patumpik-tumpik ngayon, bata pa naman ako. Oy, hindi mo alam kung kailan ka mawawala sa mundong ito. May mga matatandang na na-convert sa amin na, Pastor, sana bata pala na-convert na ako para nagawa ko yung gusto ko. Ang Biblia ang nagsabi, si Haring Solomon ang nagsabi, na dapat paglingkuran natin ang Diyos habang tayo ay bata pa. Nor, while the evil days come not, nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. Pakinggan niyo maigi. Kailan mo paglilingkod ng Panginoon? While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain, in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men